Good morning mga tol, kamusta kayo dyan? Sa araw na to, papasyalan natin yung isa nating project sa Bacoor or Cavite. So, doon gagamit tayo ng bako. So tingnan natin kung makakatipid ba tayo kung gagamit tayo ng bako dito sa isa nating project. Ano ba yung cost comparison sa paggamit ng bako kumpara doon sa traditional na manumanong paghukay? So alamin natin yan. So ngayon, samahan niyo ako. Dito na yung mga tubo. Ilan tubo to? GI pipe, 70. 70 pieces na GI pipes? 1 and 1 half? Okay. 40 pieces. 40 pieces na tubular. So ito yung gagamitin natin mga pamorma. So ayun oh. Okay na. Dito na natin muna ipapatas yung mga tubo natin. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with 25 pieces. Ayan. So ito yung gagamitin natin pamorma. Ayan. So initial pa lang yan kasi yung mga stock pa tayo sa loob ng ano, barracks natin. So ito nakapatas na lahat, mga tubo natin. Ayan. Ito mga lupa dito, akutin na muna natin para hindi mahirapan yung bako, maging maluwag. So itong mga to kailangan maalis kasi napaka daming basura. So, baga parang pinagtambakan na kailangan natin ma-clear para ayan, purong soil lang natin gagamitin. So ano nga bang pundasyon ang gagamitin natin? Gaano ba ito kalalim? Para sa design na 2-story house, gumamit tayo dito ng 1.5 meters na lalim, 1.5 meters na lapad, and then 1.5 meters na haba. To get the volume, we have to multiply length times width times height. So if we're going to multiply 1.5 by 1.5 by 1.5, that is 3.375 cubic meter. Ayon sa libro, kayang maghukay ng isang tao ng isang metro kwadrado para sa 8 oras na trabaho. You can comment down below para dun sa reference book na pinag-uusapan natin ngayon. So meron tayong 3.375 cubic meter. So ibig sabihin, para sa isang tao na 8 oras magtatrabaho ay kukulangin ang kanyang 3 araw sa kanyang pagtatrabaho. Pero hindi lang yun ha, depende pa ito sa sitwasyon ng lupa. Kung matubig ba ito o sobrang tigas ng lupang kanyang huhukayin. So kumuha na tayo ng 2 tao, that is 450 times 2, that is 900 pesos. E 2 araw nila gagawin. So, imumultiply natin yung 900 times 2. That is 1,800 pesos per butas. So, ibig sabihin, gagastos tayo sa manumanong paghukay ng 1,800 pesos kada butas o kada parilya o kada pundasyon dito sa ating bahay na ginagawa. So, eto na. 1,800 pesos times 20 na poste, that is 36,000 pesos. So, iyon yung magagastos natin kung mano-mano tayong maghuhukay para dito sa project na ito. At hindi pa kasama yung maliliit na pundasyon na ating gagawin. So eto na, meron tayong 2 tao at 2 araw nila ito gagawin. And then meron tayong 20 butas, meron tayong 20 poste o parilya na bubuhusan. So that is 40 days. Ibig mong sabihin 40 days natin bago matapos yung 20 butas? Parang ang tagal naman nata. Eh kung bako kaya ang gagamitin natin, yung heavy equipment, ilang araw kaya nila ito gagawin? Oh, ang lalim! Kiklear na lang. Engineer, 150 po. 150 na to? Apo. Okay, very good. So may step putting, doon medyo mababaw lang kasi bakod lang. And then ito yung totoo nating putting ano. So, kiklear pa na maayos kasi hindi naman tayong ayusin talaga ng bako yan. 150 po dito, sir. 150 na lalim. Ako. Ito, nasa 1 meter na rin to. Ito, pinakabakod lang. Kaya medyo mababaw lang yung... Pwede naman kasi rin. 150. Oh. 150 sa taas, pero sa ilalim, maliit. Niloloko mo ikaw, Sir Mike. Oh. Papantayin pa. Oh, konting kahit pa. So, maganda dito. Napakatigas ang lupa. Maganda yung lupa dito. Yun na, solid din na. Kung dito tatapat yung poste natin,
Ang nangyari kasi yung wall putting nung kapitbahay lumabas sa property. Oh, bali 30 lumabas. Meron din diyan? Meron din yan. So, lahat ng puting dito sa kabilang house lumabas dito sa lote natin. Ano yung sukat ng ating parilya na ginawa? Bali, ang sukat po nito sa 110. Okay. So nakailang parilya na tayo? Naka tayo sir, nakabuo tayo ng bali 20 pieces na po. 20 pieces na. So para sa buong ano na yun? Bakal po natin 16mm. Oh, 16mm yung ginamit natin bakal dito. Yes, so tapos na yung ating parilya. Okay, gumawa tayo ng 2-story na ano, pahingahan ng mga tao. Ayun. Stop ang trabaho, umuulan. Ito ang kalaban namin. Tama. Anong kalaban natin? Ulan. Ulan. Kalaban na naghahanap buhay. Yeah. Ulan. Hindi na kami nakabuo. Hindi na kami nakabuo na isang araw. Bale itong mga lupang ito, nakuha doon sa mga hukay natin. Ayan. Stop muna. Matapos may operator. Hindi pwede magtrabaho. Ito kapag nagle-layout tayo, gumagamit tayo ng tansi. So makikita nyo dito. Ayan. Ito yung magiging reference natin from this unit to the other unit. Ayan nyo, andun yung level ng pagbubuhos. Nasa 30 cm standard. Mapapansin nyo, lalaki ng hukay. Malaki rin yung parilya at napakalalim. Ganun din dito sa kabila. Anong nangyari dito, doon sa kabilang bahay, lumabas yung pundasyon nila. So napilitan kaming i-jackhammer to. I-chip natin itong concrete nila kasi lumalabas sa property. Halimbawa, ito lang yung property nyo. O ito lang yung lupa nyo, ito yung hangganan. Hanggang doon lang yung buhos, no? Yun, huwag nyong palalabasin sa kabilang side ng lote. Ayan. Kita nyo, nakalabas yung mga pundasyon nila, yung wall putting. So walang magagawa kundi i-chip yan. Ayan. So ito, ganun din, makikita nyo, nakalabas yung wall putting niya hanggang dito sa kabila. Ayan, no? Yung dip ng ano natin, ng puting is 150. So yun, malalim yung hukay para sa dalawang palapag na struktura. Hindi lang malalim ha, malaki yung parilya natin dito. Malalaki yung parilya natin ginamit. Ayan si kuya naglalagay ng barya. Ayan, ayan sa kabila. Ayun ha. Ayun. 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 So ang pagitan ng kada unit ay 3.33. Sakto, 3.33. Game! Game! Bibidyoan natin. Kuya, matagal ka na nag-operator? Tagal na po. Ilan taon ka ng operator? Dalawa lang. Ha? Dalawang taon. Matagal na siya operator. Dalawang taon na. Okay, sige kuya, manonood kami. Para naman sa pagrenta ng bako, sa ngayon ang kalakaran is 1,200 per hour at ang minimum nila ay 30 hours. So dito sa project natin by experience, nakakagawa sila ng 3 hanggang 4 na hukay sa 8 oras na trabaho. So maganda ang panahon, kasama pa yung pagtatanggal at pag-uusod sa mga panambak. So dito, gumastos lang tayo ng 36,000 pesos. Pero, hindi kasama dito yung mobilization or yung pagdadala ng bako sa project site. Kasi, depende yan sa inyo kung malayo ba yung narentahan nyo or malapit lamang. So all in all, umabot lamang ng 5 araw at kalahati para sa paghukay na ginagamitan ng bako. So gumastos tayo dito ng 36,000 pesos at 10,000 pesos para sa mobilization nila. So 46,000 pesos lahat ang binayad natin sa kanila. Sana'y may natutunan kayo sa video na to. At kung nagustuhan nyo naman, baka naman po pwedeng makahingi ng 5,000 like. At huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na video natin ha. Ingat!